So guys, magandang araw. Meron po ako isang device dito. Ito ang pangalan niya ay service terminal. At ito sa ay isang Bing card programmer. Yan po. Under sa Windows, Microsoft na device. Ang ginagawa nito guys ay itong tinatawag na Bing card. Ginagamit po sa pintuan dito sa mga hotel. Automatic door. Ito po pinaprogram. Ang nangyari nito guys, wala siyang hindi mo siya mapower. Tapos pag in-charge mo siya, ito ganitong charging niya na USB. USB sa na old model. Hindi nagsa-charge. So tinanggal ko yung battery. Wala siyang laman. Tapos yung terminal niya sa positive, yan ang positive side niya. Positive side niya, may output siya na 1.7 volts. 1.7 volts ang output niya. Supposed to be mga nasa 3 volts ang output sana. Nasa 3 volts. So, matanggal ko na yung mga screw niya. Kailangan na natin siyang buksan at tingnan yung ano, yung kanyang circuit. So ito na guys, tanggal ko na mga screw. Open ito. Ayan guys, meron siyang ano, meron siyang ribbon wire. Kailangan natin tanggalin. Ano natin ito guys. Mag-iingatan tayo sa pagtanggal. Mag-iingatan tayo. Delikado kasi ito. Yan guys, natanggal na. Yan o. Yung screen. Tapos natin guys kung may diode na nag-short circuit. Kaya na open yung fuse. Wow. May happy si bulsa. Ano po natin yung tester. Tingnan po guys kung may naka-short na diode. Oops, ano to? May naka-short circuit. Nakuha ako na pyesa guys. Ayan siya guys. Parang coil yata to. Kaliit. Ayan. Apat yung paa guys. Ayan guys oh. Parang coil to yata. Dito sa galing guys. Dito sa guys galing. Dito sa galing. Dito sa galing.
Tapos yung tatak nga is L5. Ano L5? L5 si guys. And parang coil siya. Tulad nito L. L38 coil. Siya is L. Ayan o, L5. That's L5. So, hindi ko to alam guys kung ano yung ano to. Kung nakaano to siya. Kung ang yata na pyesa ay naka-short ng ganito, naka-ganyan ang coil niya. Separated silang dalawa pa ganun. Isa pa ganun din. So, ang gagawin natin guys, mag-jumper lang muna tayo. Jumper guys. Mag-jumper tayo itong gagamitin natin guys. Makaliit na wire gamitin natin. Sana yun ito. Ito na wire guys ang gamitin ko, maliit lang. Okay, so jumper ko na guys. Yan na. Yan na guys, jumper na. Subukan na natin guys this thing. Kung ano mangyari. Under yung board. So guys, kailangan nyo pa mag full charge guys. Kailangan talaga ito mag full charge. Ayan o, may ilaw siya o. May ilaw siya guys. Ayan o, may konting ilaw. Tingnan po natin yung ilaw. Ayan guys o. Kailangan po natin ito ipapupunuin. Hanggang mag full charge siya. Yung full charge niya. Yun na. Full charge na guys. Pwede na sa natin i-power on. Try na natin guys. Kaya ano muna natin ang mga ilang oras. Yan na, may ilaw siya. Ilaw. So guys, pag-check natin guys, meron ako nakuha na isa pang parts na ito, hindi naman to sigurado nasira to, pero may ano siya, parang may napansin ko na ito siya po, may crack yung ano niya,
So, nagkaroon siya ng crack. Ayan siya niya. Ayan o. Napansin natin mayroon siyang crack. Pero may crack. So, tapos, yung resistance niya ay mataas. Kasi palagay ko, ano ito? Basher, basher to. Ayan o. Tester po natin. Lagay po natin sa resistance. Yes. Coil kasi ito eh. Puro 10.9 ohms. Ibig sabihin, coil siya. Alagay ko, basher yata ito. Tapos, tingnan mo. Yung short circuit is ito. Pero, tinanggal ko lang siya muna guys. Sa 15 ohms. Kasi yung pangalan niya, basher eh. Pangalan siya na buzz. Dito siya guys. Dito siya. Dito siya nakalagay. Tatak siya na positive. Tapos yung pangalan niya, buzz. Possible nga ito, buzzer. Buzzer yan. Tapos yan ang positive niya. So, nakaganan ang posisyon niya. Nakaganan siya. Liit-liit lang niya eh. Doon sa yata. Ganun. Ganun yung posisyon niya. Ganun siya guys. Pero tinanggal ko lang siya muna. Baka naka-short o ano. Parang okay naman. Tapos yung isa. Ito I'm sure ano talaga to. Sira talaga to. Ito siya oh. Coil yan. Double na coil. Double ano siya sa isang pack lang. So, gagawin ko guys, i-reheat ko na lang muna ang processor niya. Kasi wala naman ako may nakita na trouble dito. Itong mga ano niya, mga tawag nito. Transistor niya parang okay naman. Check ko na yung mga transistor niya. Okay. Yan, yan. Mas meron pa dito sa switching. Okay naman, lahat ng mga fuse niya, okay naman. Ito, fuse to. Saan yung mga fuse? Ito. Dito na. Ito, may dalawang fusible. Dalawang fusible, okay naman. Kasi yun pa dito, ang dalawa. Hindi ko lang siya kung saan na yun. Mga fuse niya, okay naman. So, try na natin guys, reheat sa SAT eh. Sobrahan kasi baka makrack siya o kaya bumagsak yung balls niya, may balls na maliit eh sa ilalim yung terminal niya is balls, pag nasobrahan natin sa init, baka mabumagsak mahirapan tayo mag-reball, wala akong pang-reball so konting ano lang reheat lang ng konti hindi sa advisable na mag-reheat ka nito na wala kang pang-reball data yung tama na gamit. So, yan lang. Heating na siya muna. Ito, i-reheat natin ng isa.
Wait lang ng konti. Tamaan na lang yung tanso sa ilalim. Baka nag-lost connection. Tago ito eh. Tapos yung ating hot air. Ay, hindi ito hot air na pang ano talaga. Pang microchip. Hindi itong microchip yung hot air natin. Yung disadvisable dito. Tapos may hot air tayo nito. Hot air talaga na ano. Itong cellphone na gagamitin natin dito. May tendensya kasi ito napuputok eh. Baga mismatch to. Hindi ito para sa ano. Hindi ito siya para sa mga microchip na ganito. Na SMD. Ito pang SMD. Baga ito sa mga terminal lang. Mga pang terminal lang siya. So yan lang guys. Reheat lang ito na konti. Konti lang ito. Lagyan muna natin ng tape. So nalimigyan natin. Ah, ganito. Okay ito. Yung expose yung paa niya. Yung mga balls na type. Ano? So guys, ito na po yung board. Wala tayong magawa dito guys. Kin-hot air ko na lahat, pati yung processor, yung memory, at iba pang chips. Yung mga power niya, okay naman. May 3 volts naman sa dito. Standby, meron, na meron din. Switching, okay naman. Mga parts niya, gin-check na yung iba. Mga transistor, okay naman. Diode, capacitor. Maliban lang sa chips na ito. So, wala na tayong magawa. Wala. Mag-switch ka kasi walang response eh. Walang response yung pinaka-main niya na ano, processor. So, nasi-charging naman siya. Mapupunoy naman yung ano, yung battery. Pero pag i-overnight mo siya, ma-discharge siya. I-discharge siya. Ibig sabihin, may damage talaga na parts dito. Mga 3 oras, nag-discharge siya. Kahit punuin mo. Sila tayo magawa guys, yung gagawin natin, ibalik na lang natin ito. Ibalik na lang natin yung cover niya. Tsaka ito yung pesa na nasira talaga. Yung coil niya na open. Yan lang nakuha ko, nasira niya. Pero baka nag-short na itong yung main IC niya. Yung processor. So, balik na lang natin sa cover. So, ito na si guys. Ito na. Na-close na natin lahat. Yan ang coil na tinanggal ko. Nagal ko dito. So, ito na. Loss na siya. Okay natin na supply. May ilaw siya pero konti lang. Ayan oh. Sana yan. May ilaw siya konti lang. May ilaw na konti. Pero hindi naman nagpa-power on. Power on mo wala. Dead set talaga.
Medyo lusot. Hindi naman lusot. Talaga. Nothing, nothing, nothing. Guys, ito lang guys. Ito lang vlog natin ngayon. Wala tayo magawa. Build tayo ngayon sa pag-repair. Okay guys. Audio Jungle.